Ang kampo po nitong si Apollo Quiboloy humihirit. Dapat daw pong i-house arrest itong si Apollo Quiboloy, considering ang edad daw po nito ang dapat ikonsidera. Kung hindi tayo nagkakamali, mahigit 70 years old na po itong si Apollo Quiboloy. Kaya yan po ngayon yung ginagamit na katwiran ng kampo ni Quiboloy para po hilingin sa korte na i-house arrest po ito. At kung hindi naman po papayag daw ang korte, ay i-transfer naman daw po ang kustodiya mula po sa Philippine National Police patungo sa Armed Forces of the Philippines. Dumistansya na po kagad yan ang Armed Forces of the Philippines, particular ang Department of National Defense. Sila po ay nag-submit ng kanilang reply sa hiling na yan ng kampo ni Quiboloy at ito po ay kanilang tinatanggihan. Pero ano ba ang latest dito po sa kustodiya nitong si Apollo Quiboloy? Ang return of warrant ay naibalik na po sa Quezon City at saka sa Pasig City Regional Trial Court. Kung matatandaan po ninyo, si Apollo Quiboloy, hindi po ito nagpiansa kahit po doon sa bailable charge na nakasampa nga po sa kanya. Ang nakapagpiansa lamang po yung kanyang co-accused na lima, pero siya po ay hindi po nagpiansa nung ito pa ay nasa Davao Regional Trial Court. Kaya naman parang nagkaroon ng question doon na kung sakasakaling magpapiansa, eh baka makalabas si Apollo Quiboloy. Pero maraaring hindi naman mangyari dahil meron ng pending case pa rin naman sa Pasig City Regional Trial Court. E ano ba ngayon ang talagang sitwasyon? Nananatili pa rin po itong si Apollo Quiboloy sa PNP Custodial Facility dyan po sa Camp Crame, Quezon City. At ito po, panoorin po natin sa balita ang tungkol po dyan. Kahapon po, nung in-return po natin yung warrant of arrest na issue po ng RTC 106 po dyan po sa QC, ay naglabas po ng order si Judge po directing via PNP Custodia Service Support Service na i-transfer at i-commit po yung si Pastor Quiboloy. At yan yung initial na information ano, kahapon. Pinapalipat ng Quezon City Regional Trial Court sa Quezon City Jail ang kustodiya para kay Apollo Quiboloy. Eh, tama kaya yon? Siyempre, sabi ng korte. Pero meron din namang isang korte na mas malakas o mas mabigat ang kaparusahan na nag-aantay po sa kanya. Ito po ang Pasig City Regional Trial Court. Bagamat sinasabi ng Quezon City Regional Trial Court na dapat ilipat ang kustodiya sa Quezon City Jail, sinabi naman ng Pasig City Regional Trial Court na dapat manatili ang kustodiya sa Pasig City Regional Trial Court. Eh ano ba ang dapat sundin ng ating Philippine National Police? Pakinggan po natin ang kasagutan o pahayag dito nitong si Colonel Jean Fajardo. At si Crescente, Canada, dyan po sa Quezon City Jail, samantalang si Jacqueline Roy, Ingrid Canada, and Sylvia Simanez, eh dyan naman din po sa Quezon City Jail, pero doon po sa female dormitory, dyan po sa Camp Carangal. Hindi ililipat sa Quezon City Jail si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at maging ang mga babaeng co-accused nito sa Quezon City Jail female dormitory sa Camp Carangal. Ito'y kahit na naglabas ng commitment order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nakapagpiyansa na ang mga co-accused ni Quiboloy sa Davao Regional Trial Court Branch 15 bago pa malipat sa QC RTC Branch 106 ang kasong child at sexual abuse ng mga ito. Kaya basically mga tol, sa ating understanding, ang kustodiya, malaya sila kapag ang pinag-uusapan, pansamantala silang malaya kapag ang pinag-uusapan ang kasong kinakaharap po nila sa Quezon City Regional Trial Court. Baka malito po kayo, ha? Bakit Quezon City Regional Trial Court? Kasi ganito po yung nangyari dyan. Nagkaroon po ng paghiling na ma-transfer po ang venue ng hearing from Davao City at saka patungo dito po sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya po napunta dyan yan. Ngayon, considering na sila po ay nakapagpiansa na, yung mga binanggit na limang akusado, definitely, kung ang pag-uusapan ng kaso po nila sa Quezon City, wala na po silang dapat pang isipin na makulong sa Quezon City Jail. Pero dahil nga po may kinakaharap po silang kaso na ang kaparusahan ay life imprisonment for qualified human trafficking allegedly,
Yan po ay walang piyansa lalong kung malakas ang ebidensya. E di mananatili po ang kanilang pagkakapiit sa kulungan at ang magde-decide po dyan kung saan sila dapat ikulong, walang iba kung hindi po ang Pasig City Regional Trial Court. At ayon po sa Pasig City Regional Trial Court, katulad po ng nadidinig natin dito sa balita, dapat manatili po ito sa PNP Custodial Facility. I-explore natin ang mga bagay-bagay mamaya. Bakit dapat manatili sa PNP Custodial Facility itong si Apollo Quibuloy at iba pang mga co-accused? Ito. Naalala niyo po, ma'am, nung lumabas po itong Juan Topares po nung March, particularly yung kaso po sa Davao prior to its transfer po sa RTC, nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Quibuloy. So, itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung warrant of arrest po sa Pasig, which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po yun. So, yun na po, nag-start na po na nagtago na po sila. So, non-bailable po yun. Bukod dyan, naglabas na rin aniya ng order ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na mananatili sina Quibuloy sa PNP Custodial Center. Today po ay nakatakda pong mag-submit po ng report at sagutin po itong court order po na ito ng CADG being legal custody po nitong mga na-aresto po natin para i-inform po ang court na mayroon din pong ininabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po dito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. Sinagot din? Oo, kasi napaka-delikado noon. Ha? Sa bagay, ang BJMP, alam naman nila kung ano ang proseso kasi nakalagay naman doon sa release order kung sakasakaling magpiyansa ang isang akusado ay palayain siya pansamantala unless meron siyang kinakaharap na kaso na dapat manatili siya sa kustudiya ng batas. Eh malinaw naman na alam din naman ng BJMP na meron pong kinakaharap na kasong qualified human trafficking itong si Apollo Quibuloy sa Pasig City Regional Trial Court. Kaya kahit magpiyansa siya doon, if ever, hindi pa rin siya papahintulutan na makalaya ng BJMP. Pero siyempre, hindi natin masasabi, no? Eh lalong-lalo na ngayon, usong-uso yung mga corrupt na public officer. At kaugnay ng corrupt public officer, yung mga kasabwat nitong si Alice Gooma, iba lamang ako. Kilala na po ng ating gobyerno at sooner or later, ito po ay iaharap sa publiko, sasabihin ng kanilang mga pangalan, at siyempre, papanagutin po ito ng naaayon po sa ating batas. O, tapusin muna natin ito pong balita bago natin i-explore yung mga bagay-bagay. Kasi alam ko, ang damdamin po natin talagang karamihan sa atin galit sa mga di umano'y ginawa nitong si Apollo Quibuloy. Kaya marami rin po sa atin na magsasabi, sana sa Estados Unidos na lamang po siya litisin o ikulong. O kaya sana ikulong po siya sa New Bilibid Prison. O pag-usapan natin yan mga bagay-bagay tungkol po dyan maya-maya. Pero panoorin muna natin ito pong patuloy na sinasaad sa balita. Ng PNP ang hirit ng kampo ni Quibuloy na ilipat ang mga ito sa AFP Detention Facility dahil sa issue ng seguridad. Kung ang security ang pag-uusapan ay napaka-secure ng Camp Crame. Although sabi ko nga, without taking into account po yung nangyari po kay Senator Diliman, na-address nga po yan, kaya nga nagkakaroon po ng adjustment. Kung security at security, kaya pong i-secure ng PNP si Pastor Quibuloy at iba pa. Marami na po tayong hinaus dyan ng mga high-profile individuals at personalities at wala naman pong nangyari. Hindi rin pinaligtas ng PNP ang hiling na house arrest ng kampo ni Quibuloy dahil naman sa issue ng kalusugan. So, kung health concern ay napakalapit po ng PNP General Hospital, anytime po ay po pwede pong silang i-address po doon. We could even na put in place kung yung ambulance po na malapit po dahil no, kung sa tingin nila na talagang nakikita natin na kailangan pa. So yung mga ganitong issue, security and health concern, the PNP can address na. Sa Biyernes, nakatakda ang unang arraignment sa kaso ni Quibuloy sa Pasig at Quezon City RTC. Yun po. Yung nakikita ninyong blurred photos, ha, syempre, polisiya ng Philippine National Police na
sumunod sa sinasabi ng Commission on Human Rights, partikular huwag ilantad ang mukha ng mga pinuna ng mugshot kasi meron pa rin namang constitutional presumptions of innocence ang sinumang akusado. Pero sabi nga po dito ni Colonel Fajardo, hindi binding ng polisiya na yan si Secretary Benhur Abalos. At dahil po dyan, salamat kay Secretary Benhur Abalos, nakita natin itong si Apollo Quiboloy. Yan! No, kitang-kita natin na siya po ay kinunan ng mugshot. By the way, para sa kaalaman ng lahat, ang mugshot po, ito po ay kuha ng mga litratong akusado. Ano, for purposes of reference, filing, and other related matters. Usually, nilalagay po iyan sa file at nailalagay din doon sa tinatawag na Rogues Gallery. Meron po yung apat na bahagi. Yung whole body picture, yung front, left, at saka right shot. Katulad po nung nakikita ninyo rito. Apollo Quiboloy, violation of Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 or Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 or Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Siyempre, kasama rin po dyan yung kanyang paglabag sa Anti-Child Abuse Law o Republic Act 7610. Kasama sa mga hindi blurred na mugshot, salamat sa iyo, Secretary Benhur Abalos. Alam ko, may kakaharapin ka na naman ditong reklamo kasi alam niyo naman, siyempre, ang mga abogado nitong si Apollo Quiboloy gagawin ng lahat para protektahan itong si Apollo Quiboloy. Pero naniniwala ako na alam naman ni Secretary Benhur Abalos ang kanyang ginagawa nang ito po ay kanyang ipublish sa Facebook page niya at ipakita ang mukha nitong si Apollo Quiboloy. At sa caption nga po nitong post na ito, sabi dito nitong si Secretary Benhur Abalos, no one is above the law. Ito po ang opisyal na mugshot ni na Apollo Quiboloy at iba pa, kaugnay ng kanilang mga kinakaharap na kaso sa ating bansa. Una, again, si Apollo C. Quiboloy, kasama sina Jacqueline W. Roy, si Crescente Canada, si Ingrid Canada, at saka si Sylvia Semanes. Yung una po kasi si Paulina Canada, naaresto na po ito. Kaya hindi na po kasama dito sa tinitingnan po nating mga mugshots. Ngayon, balik po tayo dito sa balita kasi may paliwanag nga po tungkol dyan. Ito pong si Colonel Jean Fajardo. Po yung iaayusin po ng CADG po dahil sabay po yung schedule po ng hearing, particularly yung arraignment po sa QCRTC and Pasig RTC, pareho pong umaga yan, magkapareho pa po ng oras. At meron din po atang nakatakdang appearance din po si Pastor Quiboloy sa Senate po ata. So medyo nagsabay-sabay po yung schedule po. So probably later today po ay magkakapagbigay po kami ng update kung ano po yung magiging arrangement po. Although yung sa QCRTC po ay via video conferencing lang naman po yung arraignment, whereas yung sa Pasig po, this time around, ni-require po yung physical presence po ni na Pastor Quiboloy. Sa issue ng mugshot ni na Quiboloy, nilinaw ng PNP na pare-pareho naka-blur ang ini-issue nilang mugshot, kilalaman ang nahuhuli o isang ordinaryong tao. Dumista siya naman ang pambansang pulisya sa ginawang paglalabas ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ng mugshot ni Quiboloy na hindi naka-blur sa kanyang FB account na mayroon pang caption na no one is above the law. O, yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po, siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po niya nakuha yung pictures po na yun. Ayan ha. Kaya antabayanan natin dyan kung ano ang susunod na mga pag-uusapan. Pero syempre, balik po tayo dito po kay Apollo Quiboloy. Ito pong si Apollo Quiboloy,
mas maganda yung malaki eh. Parang kitang-kita talaga siya sa harapan ng publiko eh. Na marami po ngayon ang nagsasabi na siya daw po ay dapat ibigay na lamang sa Estados Unidos. Ako personally, I do not agree with that. Kasi unang-una, meron pong di umano'y biktima dito si Apollo Quiboloy na naghahanap po ng hustisya. Nasa Pilipinas po siya, Pilipino po siya, Pilipinas ang humuli sa kanya, kaya dapat una niyang panagutan ang nagawa niyang di umano'y krimen dito sa Pilipinas. Hindi dapat unahin ng Amerika kung hindi dapat Pilipino. Bigyan ng hustisya ang mga di umano'y nagawa niya sa kanyang mga biktima dito sa Pilipinas. Pangalawa na punto, hahangarin ba natin mga tol na mapunta sa Estados Unidos itong si Apollo Quiboloy? Eh napakasarap po ng buhay ng mga nakakulong doon. Isipin po ninyo yon, mga tol. Sa mga pelikula, nakikita naman po natin. Higit sa lahat sa mga dokumentaryo, nakikita po natin. At sa pulisiya, nakikita po natin na napakaayos po talaga ng treatment sa mga nakakulong sa Estados Unidos. Kompleto sa pagkain, may kanya-kanya pong cell facility na pagkakakulungan sa kanila. Aba, parang binigyan po natin ng sarap ng buhay ang mga ito. Kahit nakapiit ang kanilang kalayaan doon sa Estados Unidos. Mas mabuti dito po yan sa Pilipinas. E kita nyo naman kung ano po ang kondisyon ng pasilidad ng mga kulungan dito. E talagang malayong malayo sa mga kondisyon ng pasilidad ng kulungan diyan po sa Estados Unidos. Kaya wag po natin bigyan ng ginawa kahit paano itong si Apollo Quiboloy by doing na siya po ay maibigay sa Estados Unidos at doon harapin ang kanyang legal na problema. When it comes to judicial process, eh ako ay nagtitiwala lalong-lalo ngayon kung merong kinakampihan ng batas, eh hindi mahuhuli itong si Apollo Quiboloy. Eh nahuli nga po. Kaya gugulong po talaga rito ang batas. At ako'y naniniwala na sa mga nakita po natin na ebidensya sa harapan ng publiko, ako ang malaking paniniwala ko dito, 99.9% makokonvict itong si Apollo Quiboloy. O pag nakonvict si Apollo Quiboloy, diyan na maaaring ipasok yung mga naiisip po ninyo. Kasi ang naiisip po ng karamihan sa atin, dapat ikulong na ito sa New Bilibid Prison. O hindi pa po pwede. Kasi alam po ninyo, ganito po ang proseso ng pagkulong eh. Sa ating criminal justice system, meron pong 5 pillars. Una, yung pangyayari kung saan merong krimen at ito ay iimbestigahan ng ating law enforcement authorities. First pillar po yun. Tapos kapag ka naimbestigahan na ipo-forward po ito for prosecution, second pillar na po yun. At kapag ka kinakitaan ng prosecution ng probable cause, ipo-forward na po ito sa korte, third pillar po iyon. At kapag ka ang korte nakapag-decide na base sa mga ebidensya at nakonvict ang akusado, ipo-forward na po ito for reformation sa fourth pillar ng ating criminal justice system, which is correction. At ganito po, paano na ipe-play sa correction ang mga convicted felons na kinalaunan tinatawag ng persons deprived of liberty? Meron po tayong iba't ibang uri ng kulungan dito sa Pilipinas. At depende po ito sa taon ng pagkakakulong. Ang lahat po ng akusado na napatunayang may sala at ang kanilang pagkakakulong ay lagpas po ng 3 taon, yan po ay dinadala na sa mga national penitentiary o yung tinatawag po nating prison under the Bureau of Corrections na meron po tayo sa kasalukuyan 8. 2 para sa kababaihan at 6 para sa kalalakihan. And basically, yung mga katulad po ng kaso nitong si Apollo Quiboloy, kung mapapatunayan po itong may kasalanan, madadala po ito sa New Bilibid Prison na matatagpuan po ngayon diyan po sa Muntinlupa City. Yung mga ang kaparusahan naman po ay mababa po sa 3 taon rather. Ito po ay ikinukulong sa city jails or municipal jails. At kung hindi naman po lalagpas sa 6 na buwan, kadalasan, at kung nangyari po ang mga krimen
ito po ay nangyari ang mga krimen sa probinsya, ito po ay ikukulong sa provincial jail. Ganyan po yung sistema ng mga kulungan na kung saan ikinukulong ito pong ating mga convicted criminal offenders. At before I forget, meron din po palang kulungan para po sa mga CICL, yung Child in Conflict with the Law. Kadalasan ito po ay matatagpuan sa mga syudad na meron pong tinatawag na bahay pag-asa. Anyway, hindi na ako magpapalawig pa ng diskusyon tungkol dyan. Ang punto lang naman kasi natin, pinag-uusapan po natin kung saan ba dapat makulong itong si Apollo Quiboloy. Sa ngayon, para sa aking opinion, dapat manatili ang kustudiya ni Apollo Quiboloy sa ating PNP Custodial Facility. Malakas at malaki ang paniniwala ko na ang ating PNP ay mabibigyan ng sapat na proteksyon itong si Apollo Quiboloy. Marami kasing mga maaaring mangyari dito eh. Para sa kanyang kaligtasan din, at higit sa lahat, para din doon sa mga maaaring gawin ng kanyang mga taga-suporta. Eh di ba, ang pakilala nga nila sa harapan ng publiko, milyones sila. Eh kung ikukulong mo ito sa isang ordinaryong city jail, eh baka magkaroon ng problema at hindi yon ma-contain ng isang city jail. Eh dito po sa Camp Crami, Quezon City, with the exceptions of course doon sa nangyari kay Leila De Lima na na-address naman properly, ay talagang sigurado po ito na napakaligtas doon. Dahil kung kayo po ay nagagawi sa Camp Crami, Quezon City, napakalaki po ng compound nito. Sa compound po nito, naka-stationed ang halos lahat ng unit ng ating PNP. Mula sa command group, sa operational support units at administrative support units, kasama na rin po ang iba pang mga ahensya sa ilalim po ng ating Philippine National Police. In particular, yung PNP Custodial Facility. Bago ka makagawa po dyan ng anumang balaki na hindi maganda, eh baka hindi lang pasok doon sa kasabihang dadaan ka sa butas ng karayom. Ano? Kaya malabo pong makatakas, malabo pong magawa ng hindi maganda si Apollo Quiboloy, except, syempre, doon sa isolated case noon na nangyari kay Leila De Lima. Iba kasi ang sitwasyon noon, kapwa niya detainee ang nakapagtangka sa buhay ni Leila De Lima by taking hostage dito kay Leila De Lima. Pero agad yon address ng ating PNP. At tingin ko naman, yon ay isang lesson learned na sa ating PNP na hindi na maulit pa. Kaya naniniwala ako na yon ay hindi na mauulit, in particular dito kay Apollo Quiboloy. Special treatment, hindi ako naniniwala na magkakaroon ng special treatment dito po kay Apollo Quiboloy. Kasi alam naman natin na ito ay bantay sarado ng ating publiko. Ang special treatment, bagamat hindi maikakaila na from time to time nangyayari, pero sa parte nitong si Apollo Quiboloy, malabong mangyari po rito ang special treatment. 24/7 may nakatutok po ditong publiko na nagbabantay at hindi po ilalagay sa alanganin ng PNP ang kanilang posisyon para po bigyan ng special treatment itong si Apollo Quiboloy. Going back sa mga nagsasabi na sa US dapat ito, I beg to disagree. Kasi bakit? Kapag sa US po nilagay ito, bibigyan po natin ng sarap ng buhay itong si Apollo Quiboloy. Ano? Dapat dito siya sa Pilipinas. Miserable ang buhay ng mga nakakulong dito kumpara sa nakakulong sa Estados Unidos.